Kaibigan sa channel natin, Bombastic. Okay, so sa video po na ito ngayon ay natapos na rin natin si Yerosi, ano? So ito pong Yerosi na ito ay design po ito ng Dream Electronics, ano? Maganda talaga yung design, ano? Yung pagkakadesign ng ganitong PCB. So kompleto na, may speaker protect na, may clip pa. Ayan. So, sa ngayon po, nagkaroon tayo ng modification kasi pinalo natin siya ng 120 AC. So, kung makikita nyo dito sa digital natin, ayan. So, masusukat natin sa B plus ay ayan. So, 155, ano? 155 BDC. So, medyo mababa lang dito sa kabila. Ano? So, mataas kasi yung range nun, 600 volts. Okay, so, silip tayo doon sa kanyang supply sa differential. Ano? So, sukatan natin. So, ayan, 0.5 din. 0.5. Okay, so, kanyang DC offset ay ayan, 2-3 millivolts, ano? Ayan. So, nilagyan natin siya ng trimmer kasi yun ang request ni boss, ano? Yun ang request ng may-ari. So, lagyan ng trimmer para kasi itong design na ito na pagkakagawa natin ay applicable ito kahit 33 AC or kahit nga ano, ano? Or kahit nga pumalo pa ito ng at least 22 BDC, kaya pa nito umandar. Ano? As long na mag-on yung speaker protect. So, kaya pang umandar ng circuit natin. So, sinadya namin ganun kasi nga sabi ng client ay nag-low voltage daw po talaga sa kanila. So, kaya nagkaroon tayo ng ganitong ano-ano. Design na pwede siya sa low voltage. Okay, so sa ngayon po, ayan, naka 155 BDC tayo, ayan. So silipin muna natin yung voltage niya sa base. Ayan, 0.6 sa kabila. 0.6 din, ano? So, pantay. Ayan, 0.6. 0.6. So, nasa total of 1.2 yung ano nito, ano?
voltage bias. Okay, so DC offset natin, ayan. So, halos tumama na siya sa zero na talaga, ano. Okay, so, sound check muna natin. Okay, so, silipin muna natin yung kanyang sine wave hanggang sa clipping, ano, na sa ganyang supply 155 BDC. So, alisin lang natin yung speaker load dyan. So, wala tayong speaker load. So, ipapalo natin ng clipping. Dyan. Hello? So, ipalo natin ng clipping. Okay, so, mag-play muna tayo ng... mag-play tayo ng sine wave. So, mag-play tayo ng sine wave para makita natin yung sine maximum clipping niya without load, ano? Okay, so pailawin na natin yung signal. So, the same time, dapat iilaw din yung clip, ano, pag nag-clip. So, sa 120 AC na po yan. Ayan, may signal na tayo at mayroon na rin tayong waveform. So, mayroon na rin tayong signal, ano? So, ipalo na natin ng maximum. So, lipat na tayo ng range, ano? So, nakasagad na. Ayan. So, ayan, 103 volts AC. So, pag nag-clip yan, ano? Okay. Tingnan natin sa clip. So, ayan, umilaw din yung clip natin. Ayan, namatay na. So, pailawin natin yung clip. Ayan, umilaw. So, clip din. So, wala na. So, okay, no? So, calibrated naman yung... circuit niya, no? Sa speaker protect at clipping. So, wala na tayong binago dyan. Hindi tulad ng mga nakaraan. May siniris pa tayong resistor, ano? So, yan. Wala na tayong ina na binago. Okay. So, nakaabot siya ng 103 BAC. Walang, ano yan, ano? Walang load. So, natural, pag may load po yan, mga kaibigan, babagsak yan. Ano? So, at least, pinakamataas na niyan, 85 to 90 BAC RMS. So, depende lang yan sa output at amperahe, ano? Amperahe ng power supply at dami ng output. So, required na output nito ay MGL, ano? MGL. At least 12 per or 14 per pwede na, ano? Sa 120 BAC. So, MGL dapat kasi pag 5200 kakayanin niya, kaso kailangan mo na siyang lagyan ng stepper, ano? Kapag 5200 kasi kailangan pitikin niya lang ng supply yung output. Pero kung ibabad mo yung 5200 sa 155 BDC, ay may kalalagyan, ano? So, dapat pagka 5200, lagyan na ng stepper para hindi siya mababad sa mataas na voltage. Okay, so ayan yung ano natin, waveform sa 120 AC. So, i-try naman natin ngayon sa pinakamababang voltage. I-try natin ngayon sa pinakamababang voltage na pwede natin i-apply sa kanya. Okay, so ayan, mayroon tayong kabitan natin muna ng speaker.
So, ayan, naka 22 BDC tayo. So, may audio siya, pero para sa akin, ano, so, hindi siguro to advisable. So, dapat nasa at least, ano tayo, 44 BDC, ayan. 44, 45 BDC. So, tingnan natin. So, huwag pala natin lagyan ng speaker, ano, mga kaibigan. Kasi maingay, ano. So, sinipin lang natin yung waveform sa 45 BDC, ayan. Ayan. So, malinaw pa rin naman yung waveform, ano. Ayan. So, malinaw pa rin yung signal niya. Okay, so mga kaibigan, so kung kanina ay tinesting natin ng walang walang load, ano? Walang load na dummy load. So ngayon naman ay titestingin natin sa 154 BDC, ayan. So 154, so dito sa isang tester natin, sukatin natin. Ayan, 156, ano? 156 BDC. Okay, so sukatin natin yung kanyang output RMS. So, hindi natin masusukat yung tamang Vout niya kasi mababa yung amperahe ng transformer. So, ang purpose lang natin, kung maganda pa rin yung waveform niya, na may load, kung perfect sine wave pa rin ba, ano. Kasi may mga pagkakataon, kapag kasablay ka sa calibration, yung waveform niya, gumigiwang. So, tingnan natin. So, ayan, may dummy load na tayo, ano. May dummy load na tayo. Itong kulay blue na wire ay papunta ito ng dummy load. Okay, so, inalis ko muna yung speaker protect, ano. Pwede rin naman lagyan natin para lagyan na lang natin para ano tayo, ano? So yan, dito na lang ito. So, ayan, nag-online relay, ano, mga kaibigan. So, dito na tayo mag-load sa relay. Ayan. Okay, so punta na tayo sa clipping point. Ayan, umilaw na, ano, umilaw na yung kulay blue. Ayan, so meaning may sine wave na tayo. Ayan, so silipin natin yung sine wave niya. Ayan, so perfect naman yung sine wave, ano? Ayan. So, punta tayo sa clipping point niya, ano? Kung ilan lang yung itatapon. So, ayan, nag-clip na, ano? So, pantay yung DC sa taas at baba. So, nagtapon na siya ng 55, ano? BRMS. So, nag-clip. So, nag-clip din dito, ano. Ayun, nawala na. Nag-clip. So, clip din dito sa, ano natin. So, accurate yung circuit ni Boss Aldrin, ano. Aldrin Electronics, ano. So, ayan, nangangamoy na yung transformer natin. So, perfect yung sine wave natin. Ayan. So, perfect siya. So, tingnan natin yung minimum voltage niya. So, yan ngayon ay naka 156 BDC, ano.
156 BTC yan. Ayan. 156 BTC. So, doon naman tayo ngayon magsusukat ng sine wave sa minimum voltage na pwede siyang tumunog. Ano? So, yung minimum voltage nito na pwede siyang tumunog kahit mag-low bat, kahit mag-low voltage is ayan, 22 BDC. So, tingnan natin yung sine wave niya. Ano? Tingnan natin kung makaka-form ba siya ng perfect sine wave. Ayun. Nag-clip na. Ano? Ayan. So, perfect yung sine wave niya pa rin. Mayroon lang 8B. 8B RMS. Ayan, clip na. So, sa 22 BDC. Ano? So, hindi naman siguro ganun kababa ang gagamitin ni Boss. Ano? So, ipalagay na lang natin ay sa around 45. Yan, 45 BDC. So, tingnan natin yung magiging out niya. Ano? So, ayan. Around 20 BRMS lang siya. So, kasi low ampere din yung transformer natin. So, isang ang purpose lang natin, kaya natin tinignan sa oscilloscope yan, sa scope. Eh, may mga ano kasi, na kapag kanilagyan ng load, ayan, wala na sa ayos yung calibration. Okay, so DC offset natin. Ayan. 0 volts. DJ Alkim Remix. WAR Wowie Remix.